O, Tay, eto na ho yung gamot nyo. Sige, o, ah. Naku, iwas-iwasan nyo na yung pag-iinom nyo. Lalo lang makakalala yun sa inyo. Salamat, Doc Belia. Kaso paano to? Wala akong pambayad ng check-up ko. Tay, huwag nyo na akong alalahanin yun. Basta magpagaling ho kayo, okay na ho nabayad sa akin yun, ha? Salamat. Sige, o, mag-iingat mo kayo. Cam, sino na next? Bok, lunch na po. Sandali. Ah... Oh. Thank you, Doc. Lunch mo. Napakaswerte po talaga sa inyo ng bayan na to. Dalawang taon na po kayo nagsisilbi dito kahit wala naman kayong kinikita. Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Kasi nung bata ko, sinabi ko sa sarili ko na tutulungan ko sila pagdating ng panahon. Sige na. Talaga, Doc. Naaraw, magandang araw po. Katemyo, kamusta naman po yung mga ano natin dito? Bentahan. Well, actually, hinahanda ko na nga eh. Kanina pa ako naglilista ng mga percentage at kung alin ang bumaba at kung alin ang tumaas. Hoy, huwag na may pag-aaway, ha? Kids, tara na. Inaantay tayo ni Mayor. Bilisan nyo dyan, ha? Namin sa inyo, paunang lunas lang po ito. Mas mabuti ho siguro kung makakapunta ko kayo sa hospital para malaman natin kung ano talaga yung totoong kondisyon ng sugat ninyo. Naku, huwag na. Wala ho kaming pera para dyan. Tay, kung lumapit ho kaya kayo kay Mayor para ma-report niyo po yung pagkakabangga niyo. Huwag na. Hindi mas sila matutulungan dun. Balik-balik na lang ho kayo dito para matingnan namin yung ano niyo, ha? Yung sugat ninyo. Mayor! Mayor Kigo! Mayor! Mayor! Questions lang ako, Mayor! You may ask questions on the way, but don't expect me to answer. Oh, hi! Parang ngayon lang kata kita nakita rito. You are? Elena Sevilla, Mayor, the Manila Record. Oh, taga Manila ka pala, kaya kakaiba ang ganda mo, iya. Anong may paglilingkod ko, ha? Ano gusto mong malaman at dumayo ka pa rito sa bayan ng Santiago? Mayor Hortaleza? Excuse me. Mayor Tigro. I prefer Mayor Tigro. Mayor Tigro, ano pong masasabi niyo sa mga sabi-sabi na isa na daw pong political dynasty ang pamilya Hortaleza dito po sa Santiago? Then that would be the shortest political dynasty I've ever heard. Ako pala naman at ang kapatid ko ang nanilbi ang mayor dito. Pero Mayor, may mga nagsasabi po na ang inyo daw pong pamangkin na si Councilor Brick Hortaleza ang ginugroom para maging kahalili nyo. That's up to him. If he wants to, he can run for mayor. Everyone is free to run. But I believe in my nephew and I will support him 100%. Pero matagal pa yan, iha. Next year pa naman ang eleksyon. Yes, Mayor. Bok Sanchez, TV8 Mayor. May mga balita po na lumalakas daw ang presence ng mga rebelde dito sa region. Ano pong masasabi nyo rito, Mayor? May nare-receive kami yung mga intelligence reports tungkol sa bagay na yan. But I assure you, it's nothing out of the ordinary. Everything's still under control. May reports po tungkol sa mining na binabalak nyo di umano sa bundok. Totoo po ba ito? That is still confidential up to now. But rest assured, this proposal will be above board. And it will be for the economic growth of Santiago. Sir, And rest assured, we will release information about this supposed proposal as soon as we study them. Mayor, binabatong issue sa'yo tungkol sa drugs at prostitution. Ano man po ang masasabi niyo tungkol dito? Sabi naman yan. Bakit ba ang dami niyong ibinabatong issue sa akin? Ganun pa talaga kasama ang tingin niyo sa akin? Hey, look, I'm still an Hortaleza. I'm merely continuing the legacy of my brother.
ang manilbihan dito sa Santiago. Hindi ko magagawa ang mga bagay na yan. So, if you will excuse me, I'm late for an appointment. See you next time. See you. Mayroon ako. Hindi, akin ko. Wala pa nga akong pin. Hindi, tanggalin mo. Pambihira ako. Hindi. Wala na ako sa'yo eh. Tara. Sandali. Ano bang problema dito? Eh, ito si Ned Conciel eh. Sabi ko, wala pa nga akong benta eh. Nag-aagaw na pwesto. Usapan natin, palitan kada araw. Eh, kada araw mo eh. Mas mabenta yung araw mo. Masarap kung kakaming kumpaninda. Kaya mabenta! Wala. Tama na po. Kailangan po natin palitan yung salamin nila. Hindi po si Mayor yan. Ganito na po gagawin natin. Total, bawal po yung ginagawa ninyo eh. Bawal po yung dalawang tendero sa isang stall. Mang Fred, baka pwede muna natin bigay kay Mang Ned yung stall. Total, siya naman po talaga ang legal. Kita mo? Pero wag po kayo mag-alala. Bibiling ko po lahat ng paninda ninyo para hindi naman kayo malugi ngayong araw. Okay? Ito na. Sige, ako siya. Marami po siya. Dina sa'yo si Mayor yan eh. Sold na. Salamat po. Tama na po yung away ha. I-deliver po ako sa'yo. Sige po. Salamat. Hi, Mayor. Kajel lang po. Mayor Arthur naman, palagi naman lang nagpalabdiro. Mag-iingat po kayo, Mayor, ha? Maraming loko ngayon dyan. Lalo na sa gabi. Opo. Sige po, mag-iingat po ako lagi. Oh, ito, bigay mo sa asawa mo, Mayor. Tiyak na magugustuhan niya yan. Maraming salamat po. Sigurado po ako magugustuhan niya. Walang anuman, Mayor. Salamat po. Oh, sabi na sa'yo si Mayor yan. Salamat po ako yan. Sige. Dok, baka tayo niyo po papuntahin yung lalaki kaila Mayor. Sayang lang yung effort. Wala rin namang mangyayari. Pero Dok, kasi na-aksidente yung tao eh. Siguro kailangan naman niyang hanapin yung justisya para sa nangyari sa kanya. Paano kung kayo yung nandun? Tingin ko hahanapin din yun naman yung justisya. 60? 180? 200! Binigay ko na yung sweldo mo ng buong linggo, ha? Ikaw ba ginagamit mo yung binibigay ko sa'yo sa tama? Opo, Ate Belia! Binibili ko po agad na pagkain namin, eh. Tapos, yung matitira po, niipon ko po para makapag-aral na rin po ako. Tama yan, Koy. Maganda rin na may pangarap. O sige na, umuwi ka na. Kita sige na lang tayo Ate sa taas, ha? Excited na nga po sila makita ka uli. Sige na. Kuya Briggs! Koy! Oo, para sa inyo, ha? Ha? Salamat po, Kuya Briggs! Sige na po, mauuna na po ako. Para makapag-solo naman po kayo ni Ate Belia. Ikaw talaga, ang bata-bata mo pa. Ang dami mo pa nalalaman. Umuwi ka na, ha? Bago magdilim. Mag-iingat ka! O ikaw, kamusta naman yung konsehal? Ito, pagod. Siya parang sumasakit yung likod ko eh. Pwede bang... Tignan mo nga. Ayos ba? Baduy mo ah. Kahit kailan ka talaga. Pero diba, kaya nga in love ka sa akin. Wow, gwapo. Iba, sexy. Ah! Ala! Miss mo ko? I mean, it's curly, oh. It's curly, eh? Oh.
pag-usapan na natin to. Hindi ko pwedeng palagpasin yung scholarship ko sa US. Naiintindihan naman kita eh. Nalulungkot lang ako. Mawawala ka na naman sa akin for a second time around. Sis? Sana talaga sinabi ko kay Papa huwag ka nabigyan ng scholarship eh. Uy. Joke lang. Ito naman di mabiro. Alam ko naman deserve mo yung Mayor Arthur Scholarship Program eh. Kano tagal ka ba dun? 1 year. 1 year? Yup. 6 months pa lang tayo eh. So, ibig sabihin mas matagal ka pa dun kaysa tayo. Eh, ikaw alam mo kasi ang torpe-torpe mo. Dati ka lang may gusto sa akin, o bakit hindi mo ako niligaw at hinanap? Kailangan tingin mo pa ako sa Santiago dumating. Excuse me ah. Oh. Klaruhin lang natin. Ano? Ikaw ang may gusto sa akin. Wow! Patay na patay ka sa akin nung bata tayo. What? Talaga ba? Ayaw mo lang aminin. Koy! Narin na si Doktora. Oo nga. Huh? Tara, salubungin natin. Tara. Tara. Magandang araw po, Doktora. Magandang araw po, Doktora. Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang araw po. Tara. Tara. Hello? Hi, babe. Hey, babe. Sorry talaga na hindi kita manatid dyan. May meeting lang kasi. Ay, sige. Salamat po, ah. Aya, kakarating ko lang dito, babe. Okay lang, babe. No worries. Duty calls, I get it. You're too good for me. You know that, right? What did I ever do to deserve you? Ako na ko yan. See you soon, babe. See you. Love you. Salamat, kuya. Sige po. Doktora, salamat po ng marami rito. Sigurado, napakaraming katribong matutulungan nito. Marami na namang kasamahan namin ang matutuwa nito, Doktora. Naku, wala yun. Bitin mo na yung bag ni ma'am. Ano naku, po, Doktora? Hindi, hindi, no. Kaya ko naman. Sige na po, Doktora. Kasama po sa trabaho namin to. Baka po mapagalitan kami. Ako magagalit kapag pinilit nyo na po. Sige kaya po. Ko naman. Kayo pong bahala, Doktora. Tara na po, akit na po tayo. Tara na, kaya mo pa ba? Opo. Opo, nai mo muna si Kuya. Wala yun. Ano ba? Maraming matutuwa na to. Ingat kayo, ha? Ingat ka na, Koy. Apo. Nandiyan na, nandiyan na! Hello, ho. Kamusta naman?
Ito ho. Ibigay niyo ho to sa mga apo niyo ha, para lumakas-lakas naman ho yung katawan niya. Malakas ka. Sige. Ay, naku ho. Naubusan na ho ako ng supplies eh. Hayaan niyo ho. Sa susunod na balik ko dito, sisiguraduhin ko na mabibigyan yung lahat. Pasensya na ho. Ayos lang yan, Belia. Protektado kami ng mga bathala. Nay, alam niyo ho, okay lang naman ho na maniwala tayo at magdasal tayo kay bathala, pero hindi naman ho nangangahulugan nakakalimutan natin ang sensya, lalo na kung kalusugan natin nakataya. Wala ka pa rin talagang pagbabago, Belia. Sadyang napakatalino at napakaganda mo pa rin. Maraming salamat nga pala sa tulong na binibigay mo kay Koy, ha? Malaking tulong sa aming pamilya ang perang nauuwi niya. Ano man ho, si Koy Hoy napakagaling at napakatalinong bata. Naniniwala ho ako na balang araw ay uunlad yung batang yun. Sana nga. Sana nga matupad ang pangarap niya na maging katulad mo. Tutupad po yan. Ate Bella, gusto ka daw po makausap ni Apong Linaw. Sige. Sa iinom niya lang po yung bigay kong gamot, ha? Sige ho. Basta yung gamot, ha? Hindi mo kakalimutan. Salamat. Iwan niyo na kami. Apo. Kawaan ka ng ating bathala. Masaya kami palagi kapag bumabalik ka dito sa amin. Bulan Aunlak. Ako, Belia na po ang pangalan ko. Iyan ang pinili mong pangalan. Pero para sa amin, ikaw pa rin si Bulan Aunlak. Anak ng buwan. alam mo, may nais akong hihilingin sa'yo. Ano ho yun? Alam ko kasi na matagal kang mawawala sa amin. Kaya nais kong bigyan ka ng anim. Isang protection. Alam kong hindi ka naniniwala sa anim. Pero yun lang ang maipabaon sa'yo ng iyong mga katribo para mapanatag naman ang aming kalooban sa iyong pagdisan. Maraming salamat, Bulan Aunlak. Magandang araw. Ako Linaw, Belia. Magandang araw, kay Sikil. Ano, Sikil? Pwede ba kitang makausap, Belia? Sige ho. Apo, alis muna ho kami, ha? Yeah. Ano ho yun? Balang araw, matatanggap mo rin ang buo kung sino ka talaga, Bulan Aunlak. Nagkasunog doon nung isang linggo. Mabuti na lamang at naagapan namin. Baka ho sa panunuyod dulot ng kawalan ng ulan, Ray. Iba ang hutog ko, Belia. Ilang araw bago nangyari ang insidente, may mga pumarito, mga tao daw ng gobyerno. Kinausap kami. Ang sabi sa amin, kailangan daw kaming ma-relocate. Siyempre, bilang pinuno ng Caragayon, hindi ako pumayag. Relocate? Bakit daw ho? Hindi namin alam. Pero kailangan daw umalis kami. Dahil nakakasagabal daw kami kasakung ano.
Kaya malakas ang kutob ko, Bella, na may kinalaman ang insidente ng sulok. Kaya kinakausap kita ngayon. Alam kong marami kang kaibigan nasa syudad. Baka may kakilala kang makakatulong sa amin. Ngayong gabi, bibigyan kita ng isang espesyal na ali. Magandang gabi, Belia. Ako si Mayari, ang drosa ng buwan. Ikinagagalak kong nakita rin tayo sa wakas. Matagal na kita ang hinihintay. Simula sa araw na ito, marami kang matutuklas ang mga bagay-bagay sa iyong pagkatao na noon, hindi mo pa nalalaman. At ako ang iyong magiging gabay. Medyo off your sight. Ibalik mo nga sa bata natin. Ipasiro mo. Ayaw tumama doon sa gitna eh. Sige, Mayor. Paayos kayo sa bata natin. Pero parang ilan ba yung binitawan mo? Pito. Parang lima lang yung pumasok ah. Sige, sir. Okay lang yan. Eh, bago yung bakal mo eh. Parang babae lang. Kailangan binibreak in muna. Magandang filosofya yan. Oh, liga. Ay, sige, Mayor. Sa kabila ako umiinom. Nakapagbira ka, oh. Yeah. Magandang umaga, Mayor Tigro. Oh, El Pistolero. Liga, tumira ka muna. Mayor, hindi naman ako pumunta rito para makipaglaro. Pinapunta ako dito ni Alas para sabihin sa iyong naiinip na siya. El Pistolero, sabihin mo sa Alas, kalma lang siya. May inaayos ako. Kailangan lang niya maghintay ng konti pa. Alam mo namang hindi mahilig maghintay ang Alas, hindi ba? Kaya ngang minabuti niyang ipadala na ako dito para siguraduhin maaabot natin ang timetable na gusto niya. Siguro naman eh, walang kaso sa'yo yun, di ba? Oo naman. Oo naman. Alam mo namang, welcome na welcome ka dito sa Santiago. Pakisabi lang kay Alas, huwag siyang masyadong mainipin. Maayos din yun. Buti naman. Liga. Tumira ka muna. Hmm.
Mayor. Mukhang maayos naman yung site, ah. Tumahimik, ha? Isang linggo niyo mo itong iti-take, ha? Sige, ah. Uy, Doc, nagpatato ko pala. Cool. Ah, eto. Anib daw, eh. Pang-protection para sa pag-alis ko. Ba't mukhang worried ka, Doc? May nalaman kasi ako eh, kaya sobrang bothered ako. Ano po nalaman nyo? May kumausap daw kasi sa mga karagayon, pinapalis sila sa bundok. Huh? At i-re-relocate. Bakit naman daw? Hindi ko nga alam eh. Matagal-tagal na yung balita na gusto daw mag-Mina doon. Ay, naku. Sabi niyo na po ba yan kay Brick? Hindi pa eh. Hindi ko rin alam kasi ko paano ko sasabihin sa kanya kasi alam mo naman na ang taas ng tingin niya sa tito niya, di ba? Baka pag pinag-usapan namin, mag-away lang kami. Pero Dok, yung nakasalalay din kasi yung mga katribo niyo eh. Bye, Dok! Ingat kayo! Ingat ka! Ingat po! Uy! Bakit ka nakamotor? Sira kasi yung kotse ko. Napagawa ko pa. Kaya, inalam ko muna yung motor ng kaibigan ko. Tara, pasal tayo. Marunong ka bang magmotor? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman, pero parang may mas maganda akong idea. Sana akong itanong sa'yo. May nalaman kasi ako sa mga karagayon. Konsehal! Gabi na po ah. Ba't po kayo nandito? Nako, konsehal. Pag kayo tumakbo sa susunod na pagka-mayor, sigurado po, iboboto po namin kayo. Oo, sinabi mo po, malalaman yan! Maraming salamat, so. Pero, di pa po ako sigurado ang tatakbo ko sa susunod na eleksyon eh. Depende pa po yun sa sasabihin ni Mayor Tigro. Paano po sabihin niya, ako yung susundan ko. Sige po, balitaan niyo na lang po kami kung ano po mga plano niyo. Sige po. Iyo po. Babe, ano yung sinasabi mo kanina? Sinasabi ko na sana ipagpatuloy mo yung pag-aalaga sa karapatan at kapakanan ng mga karagayon. Oo naman. Ako pa ba? Maalas niyo. Kayo na at tempo namin. Baba! Lakay ko malam. Ibigay nyo na yung gamit mo, pati itong motor mo. Taba! Boss, baka naman gaya po natin pag-usapan na lang po ito. Huh? Ano pag-usapan? Ha? Huh?
Pagtitigan ka na lang ba riyan? Chief, a very wise man once told me, kapag hindi mo pinakialaman, pakikialaman din ang iba. Kaya loosen up. That's just one of the perks for being with me. Alam ko na kung anong kulang sa'yo. Oo. Oh. Mabilisan lang. Babe, nakauwi na ako. I hope you're fine. Sorry, hindi kita naprotektahan na. Pero mabuti na lang may mga dumating na police para magsak lolo habang na-pass out ako. The secretion of adrenaline is part of the human fight or flight. Fight or flight. Baka nga adrenaline dump lang nga yan. Sabi mo na ba sa tito mo yung nangyari? Hindi. Hindi ko na sasabihin sa kanya. Ayoko na rin mag-alala siya eh. Napakulong na rin naman natin yung mga nagbugbog, kaya okay na yun. Oo nga pala, igagawin ka ba tonight? Wala naman, bakit? May dinner tayo sa bayan ng tito ko tonight. Tonight? Hmm. Gusto ko kasi magkakilala kayo na maayos. Babe naman, alam mo naman na ayaw niya sa akin, di ba? Says who? Alam ko na ayaw niya sa akin. Naalala mo yung pinakilala mo ko, ramdam ko, hindi ako manahin. You're just overthinking. I'm sure magugustuhan mo yung tito ko once na magkakilala kayo na maayos. Ay, naku na. Sige na. Oo. Oo nga. Yes! Wow! Oh. Arte! Okay! Okay ka lang? May kailangan po kang malaman.
So we have a deal, right? Yes. Save it lang, ah. If it means that much to you, babe, then yeah, sure. Welcome, welcome. Tito. Good evening. Nice to see you again, Bella. Magandang gabi ho, Mayor Ortaleza. I prefer Mayor Tigro, if you don't mind. Please, have a seat. Salamat ho. Okay. So, what have you been up to lately? Well, okay naman po yung palengke. Monitoring lang po sa mga pwesto. Kumusta ang benta? Malakas ba? Opo. Pero nawawalan po ng tao. Mga customers? Tindero po. For some reason, nagkakasakit po sila. Oh, no problem with that. We have a doctor in the house. Nandiyan si Bella. Pagkagalingin niya lahat ng may sakit. Kumusta nga pala ang clinic? Okay lang naman ho, Mayor. May mga nagkakasakit. Pinapagaling ko ho. Excellent! Mabuhay ang Santiago! Cheers to that! Cheers! Pero, ang masamang balitang nakarating naman sa akin, through break, aalis ka daw, papuntang Amerika. Paano na ang clinic? Nabiling ko na ho sa assistant ko, kaya naman ho niyang i-manage yan for a while. Pero isang taon, hindi ba masyadong matagal yun? Kayo, Tito, kamusta naman? Ano po yung plans niyo para sa bayan? Abay, marami. We're currently expanding roads. Mga farm-to-market roads, nagdadagdag tayo. Infrastructures, mga health centers natin. We're improving on the services. Kasama ho ba dyan sa plano niyo yung mga karagayon? Sorry? Ang ibig ko hong sabihin, kinukonsider niyo ho ba na yung mga karagayons ay parte ng Santiago? Of course. Siyempre naman. Even though they're not paying their taxes. Well, dapat lang naman kasi wala silang tubig at kuryente papunta doon. Tito, napakasarap talaga ng manok ninyo. No. Hold on, Rick. I'm interested in what Bella here really wants to say. Yung mga karagayons na gusto nyong ipa-relocate, ano po ba talagang plano nyo sa kanila? Ano ho, Mayor? The future, boy. I've been wanting to tell you about that and share that with you soon enough. We're in talks with a multinational company who wants to put up a mining operation on the outskirts of Santiago. Kung saan nakatira ang mga karagayon? Yes. Pero isipin mo naman yung darating na pera mula sa operasyon na yan. Magagamit natin ang pera yan para madagdagan ang kuryente, mabigyan sila ng fresh water, mabigyan sila ng ospital, mga negosyo, trabaho. Marami. We can even turn this whole town into an eco-resort. Ecotourism. Pero paano makakaragayon? They will be moved to a better place with better access to electricity, access to fresh water, schools, hospitals, name it. Pero buong buhay nila, nakatira na sila doon. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta na lang kuhanin yun sa kanila. Bella. Ayaw mo bang maranasan nila ang naranasan mo? Look at you. You're a doctor. Don't deprive them of something big to dream bigger and get bigger opportunities. Iba ako, Mayor. Paano ka naging iba?
dahil mas matalino ka sa kanila? Mas magaling ka ba sa kanila? Don't deprive them of their future. Don't be selfish. Hindi. Sila ang magdedesisyon yun. Hindi ako at lalong-lalong hindi ikaw. But being the mayor of this town, I know what's good for my people. Pero hindi mo sila pwedeng puwersahin na umalis kung ayaw nila. Excuse me. It's hunting time, boys. Kaya matitikman mo ngayon ang bangis ni Tigro. Saka si Tina, tinalaki kanina siya si Chris. Siya yung nakakita at nagligtas sa'yo. Anita ka ngayon sa kampo namin. Nais kitang gawing mandirigma upang labanan ang masasamang elemento sa lupa.